Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindiyumano sa mundo ng social media ang tila isiniwalat nga ni Madam Maharlika tungkol di umano sa hinahanap na namatagal na ebidensya na tungkol di umano ito kay Lisa Smugs, kaya hindi nga ito nakapagtiis at linabas na dahil di umano sa mga kababalaghan na kanyang ginagawa sa loob ng Malacañang at lalong-lalo na di umano. At tila binabanatan na naman at binobolyak si Attorney Trexie Cruz Angeles, kaya naman hindi nakapagtimpi ang maraming netizen at binatikos itong si Lisa Smugs. Banat pa nga ng maraming netizen, hindi dapat igalang ang mga tiwali ng bayan, walang dignidad, walang awa sa taong bayan, lalo sa mahihirap sa ating bansa at puro pangangawat sa kaban ng bayan. BS, dapat i-stop na ang pagpapahirap sa taong bayan. Laking tulong ni Attorney Trexie Cruz sa panalo ni Bongbong Marcos kasi siya lang yung may integrity to explain yung mga nakaw at unpaid state tax issues. Kung wala si Attorney Trexie, ang slim nang chance ni Bongbong Marcos maging presidente. We love Attorney Trexie. Huwag kang tumigil, madam, sa paglabas ng katotohanan at nasa likod mo kami palagi. Huwag mong pakinggan ang mga makikitid na tagasunod ng Lisa Smugs na yan. Mabuhay ka sa tapang mo. God bless you. Sad to think, Madam Maharlika, despite the facts, you're sharing for the Filipinos to know the unpleasant thing the first couple is doing. They have the nerve to put you as the bad guy. Where are the brains of these diehard trolls of the first couple? When are they going to learn? Thank you, Madam Maharlika, for this information. God bless you and keep you safe always. Well, mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Mainit ang usapin kay Attorney Trexie Angeles na kung saan ay sinuspindi siya na mag-practice bilang abogado o bilang abogada dahil ayon sa reports ay siya ay ang kanyang law firm at ang kanyang partner sa law office ay nag-sumiti ng pleading ng dokumento kung saan sumiti sila ng appeal representing their client at gumamit ng mga salitang hindi ka nais. Ayun naman, nagrabe. Ano ba ang mga eksena detain? So tignan natin kung ano ang mga headline. Ayan. So sabi sa headline, tignan muna natin. Ex-Press Secretary Trexie Angeles suspended for grossly abusive language in pleading. The Supreme Court, in adopting the recommendation of the Integrated Bar of the Philippines Board of Governors, suspended Angeles from the practice of law for 6 months. So, inquirer yon. Ayan. So, sabi ng Philippine Star, former presidential spokesperson Trexie Angeles was suspended by the Supreme Court from practicing law for 6 months. So, pare-pareho lang ang headline detain baru. Alright. So ngayon, marami na nagbablog dito at ang pinagbibintangan ng mga inner circle ni Attorney Angeles ay si Lisa Smugs. Ngayon, mga palangging, excited na ba kayo sa mga eksenang kaganapan? Today, syempre, dapat maganda ako kapag nambobodyak tayo ng ahas. Kaya syempre, orange na orange ang color natin today. Ang ganda-ganda ng aking mood today. So, bago ang lahat, sino ba si Attorney Angeles? Ayon, sino ba siya? Kilala niyo ba siya? Rebecca Ogata, how are you doing? Si Ramil Montalvo. Ramil, thank you. Ngayon lang kita nakakita ang iyong name. Anyways, highway, si Attorney Angeles, kung saan siya ay inappoint ng Kuting ng Norte nung nakaraang
nakaraang araw, nakaraang taon bilang isang presidential communications secretary. But unfortunately, hindi siya na-confirm dahil before siya na-confirm, ay niligwak siya ni Lisa Smogs. Taliwas sa pinalabas noon na nag-resign siya voluntarily dahil siya ay mayroong sickness bang reason or for whatever. Usually, ganun naman, di ba? But anyway, I'm not here to boljak-boljak. Okay? To boljak-boljak. But I will present to you, my darling Clementine, kung si Maharlika ba ay may kredibilidad o wala. Ngayon, dito natin mapapatunayan dahil last year, mga June, July pa lang, ay may mga umugong na balita patungkol sa ulo ng ahas. At ako ang unang nagsalita dyan. So, ayon sa ating mga puting ahas sa loob ng Malacanang, ang kuting ng Norte ay hindi siya ang may balls na nagpapatakbo sa ating gobyerno. Kaya naman, nagka-leche-leche na dahil si Kuting ng Norte ay isang likas na tamad. Yun ang sabi ng nasa loob. Ngayon, ang topic natin, huwag niyong kakalimutan, ay ang pag-suspend kay Attorney Trixie Angeles at yung kanyang kasama na counsel niya rin, na tumayo din daw na lawyer niya, ay nireprimand lamang. So, hindi sinuspende. So, which is yung si Attorney Ahmed ang umamin na siya daw ang nagsulat ng pleadings na nabanggit na kung saan ay mayroong mga intemperate language or mga di kanais-nais na mga pananalita sa dokumentong yaon. Siguro, iniisip ko or halimbawa na mga hindi kanais-nais na mga salita, pag sinasabi ko to kay Lisa Smogs at kay Kuting, mga jutang jenimes, di ba? Yun yung mga yawa, mga pisting yawa ng rod, mga giatay, mga kipay-kipay, yun yung mga hindi kanais-nais na salita na hindi dapat sinasabi sa dokumento, di ba? Sa writings or pleadings, di ba? Sa korte. Kaya sabi ko sa inyo, kung ako nga ang nasa ano dyan, nasa korte o ako man nasa Senado, ligwa ka agad ako. Kasi magpasok ko pa lang doon, hello mga jutang jenimes, ganun kagad. So, contempt kagad ang lola ninyo. Okay, going back, mga palangga. So, ano ba, mag-comment kayo, kanino kayo kakampi? Alright. So, ayon sa ating mga nakalap na mga chika boom-boom, ang dahilan talaga ng pagkasuspindi ni Attorney Angeles ay ang galit, puot at inis ni Smogs. At sinabi ko na rin sa inyo, ayon sa ating mga puting ahas, not only Trixie Angeles, but Larry Gadon. Diba? Recently, na-disbar ang lolo ninyo. Hanggang ngayon, oh, musta na, bumangon na ba? Naibsan na ba ang mga kahirapan? So anyway, alright. Dito natin papapatunayan sa inyo na last year ay may ugong-ugong na hindi nga nagpapatakbo. Hindi si Kuting ng Norte ang nagpapatakbo ng Pilipinas at si Lisa Smogs ay nakikialam sa lahat ng appointments. Siya ang naglalagay ng mga tao. So, babalikan natin yung nakaraan para maintindihan nyo kung saan ang gagaling ito. Hi, Ram. Giatay talaga si Hitad. Ito muna, narinig nyo na ito. Pero let's play it again para hindi tayo nakakalimot. This is Lisa and I'm walking in the PSG compound. I just want everyone to know that I had nothing to do with ESAP. I don't know the people involved. I had nothing to do with appointments. I leave it up to my husband. And if I find out that somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you, okay? So I hope this is clear for everyone. Right, Demi, can you please disseminate this to everyone? Okay. Disseminate this to everybody because I'm sick and tired of people using my name. Okay, hanggang doon na lang muna. So, di ba yan yung boses niya? The reason why, pinlay ko yan sa inyo para magkaroon muna kayo ng familiarization sa kanyang boses. Kasi meron pa tayong susunod na audio. Sabi niya, di ba? Nag-viral, nag-trending na I just want to know everyone that I have nothing to do with the ESAF. Okay? I don't know the people involved and if I found out somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you. Okay? Sabi niya,
I hope this is clear to everyone because sabi niya, she is sick and tired. Tired ang lola ninyo. So, tama, boses niya yun, di ba? Alright. Lingid sa inyong kaalaman, last year, gigil na ako na i-play itong audio na to. At ang mga palangga ko, katulad nila Zoro, nila Liz, nila, ayan, mga palangga dyan na naka, mama, ayan, lahat kayo dyan, Victoria. So, gigil na gigil kayo sa akin. In a good way, na nakahitad, i-play mo na yan. So, alam ng open secret sa loob ng Malacanang na ang dahilan kung bakit hindi na-confirm si Attorney Trixie Angeles sa kanyang posisyon dahil binoljak siya ni Lisa Smugs. Dahil walang kamuwang-muwang si Kuting ng Norte, dahil hindi si Kuting ang nag-a-appoint sa mga appointees, kumbaga si Kuting ay isa lamang display dyan. Dahil wala siyang bonds, takot siya kay Lisa Smugs dahil nga binoljak siya niyan. Imagine ninyo nung September, on the way to New York, sila, di ba pumunta sila sa New York, doon nagkaroon ng boljakan sa loob na ginombag ni Lisa Smugs si Kuting dahil sa appointment ni appointment attorney Vic Rodriguez as chief of staff. During that time, si attorney Trixie Angeles ay nasa PCO pa. Alright? So alam niya rin lahat ang mga eksena. Tapos I believe nang nakarating sa akin, kumbaga na ba-bypass na si attorney Angeles dahil hindi nga siya gusto ni Lisa Smugs. So dito sa susunod na video na ipaparinig natin sa inyo mga palangga, ito ay mensahe ni Smugs papunta sa kanyang undersecretary na si Emerald Ridaw Bukangkang na nandiyan ngayon na pinagtulungan din si Attorney Trixie. Kasi even right now sila'y nag-aaway-away sa loob ng PCO. So ito na, pakinggan na natin. Are you ready to rumble? Okay. Bakit ba to? Alright? Okay, ito na. Pakinggan nyo, message ito ni Lisa Smugs papunta kay Emerald na tinawag niyang basket case si Attorney Trixie o walang kwenta, useless, at tinawag niyang baliw si Attorney Trixie. You guys, you decide. I'm here just to present the real deal, the factual, the voice of the Jahas. Listen, darling. Hi, Emerald. Wow, this Trixie's a basket case, man. You know, she was there pala before. Okay, ulitin natin. Okay, balikan ko ha. Listen. Hi, Emerald. Wow, this Trixie's a basket case, man. You know, she was there pala before. In Duterte's time, and apparently she was such a troublemaker. Okay. Stop muna dito. Inano natin. Tinranscribe natin. Sabi niya, hi, Emerald. Wow. Sabi niya, this Trixie is a basket case. Alright? Kung hindi na hindi na niya ang basket case, i-google niya na lang. So, you know, she was there pala before in Duterte's time. And apparently, she was such a troublemaker. Coming from the Ahas. Nakatunayan dito pa lang sa unang litanya niya na pinakikialaman niya ang mga appointees. Tuloy natin. Duterte looked at her and said, ikaw at ikaw, there are two people, you're fired, get out of here. That's why she ended up in Carambola. Okay, patuloy ko ton. Sabi dito, doon sa sinabi niya, hi Emerald, wow, this Trixie is a basket case. You know, she was there pala before in Duterte's time and apparently, she was such a troublemaker. So tinawag niyang basket case, troublemaker si Trixie. Ngayon sabi niya that the Duterte, you know, she's referring someone. Itong si Ahas, sabi niya, may nagsabi daw na Duterte tao ni Duterte na ikaw at ikaw, sabi niya, there are two people, sabi niya, there are two people were fired. That's what she ended up in Carambola. So may kinakwanta, chismosa, Marites.
Sabi niya, alam mo ba, Emerald, tatranslate ko sa own language ko. Alam mo ba, si Trixie, ay, kaya pala siya inano, niligwak during the Duterte's time. Kasi, troublemaker siya, ganyan-ganyan, inutil siya, ganyan-ganyan, useless, da-da-da-da-da. So, yun ang sinabi niya. Tuloy natin. Sa susunod na voice niya, okay, doon sa mga ayaw pa rin maniwala, na sabihin na, ano to, kinapi ko lang, hello, ganun, ginaya ko lang yung boses niya para may recording tayo, tinawag niyang baliw si Attorney Trixie. Ito ba ang first lady na dapat ginagalang? Ito ba ang Mrs. President na dapat ginagalang na mismong pakialamera, chismosa, at pinapakialaman ang presidential communications na wala naman siyang mandato? Okay, sunod. It's crazy, ha? 2.5 million for ang what? Lang. Balikan natin. I don't think Bong knows about this or maybe she's... Okay. Hi, Emerald. Wow, this Trixie's a basket case, man. You know, she was there pala before in Duterte's time, and apparently she was such a troublemaker that Duterte looked at her and said, ikaw at ikaw, there are two people, you're fired, get out of here. That's why she ended up in Carambola. She's crazy, ha? Okay. She's crazy, ha? Hindi ako nagsabi niyan. 0.5 million? What? I don't think Bong knows about this, or maybe she's making it up, but who does she think she's... So now she's gonna troll paid trollers? What? Okay. Sabi niya, 2.5 million for what? Mamaya, nakatranscribe doon ulitin na lang natin. To make her, to praise her to high heavens like she did Vic. Oh my God, she really has to go. About that. Sabi niya, oh my God, she really has to go. Kailangan ni Trixie mawala sa Presidential Communications Office. So anong sinasuggest ng video, ang audio na yan? Ibig sabihin, si Smugs talaga ang nagdedesisyon kung sino ang tatanggalin niya, kung sino ang liligwakin niya. So, binetray ng kuting ng Norte ang taong bayan dahil hindi siya ang nagrurule, hindi siya ang naglilid sa sambayan ng Pilipino, kundi ang asawa niyang chismosa, pakialamera, mangangamkam. Tuloy natin. Alex Lopez, the last time I saw Alex was maybe a month ago. He went to my office because he had to talk to George Garcia about his protest case. That was it. They talked. Okay, yung Alex Lopez na sinasabi niya dito ay yun yung tumakalaban ni Mayor Hani Lacuna na kung saan nag-file ng kanyang electoral protest. Okay, so sinasabi niya na nagkita daw sila the last time I saw Lopez ay a month ago. Itong video na to, by the way, sometime mga September. Yeah, September ito, bago na wala si Attorney Trixie. So anyway, tuloy natin. 20 minutes? Ayun. This woman's insane, man. Don't mind her. Anyway, she's not going to be appointed. So that's the end of that. Osha, bye-bye. Thank you. Okay. So mga kaibigan, babalikan natin. Alright? So matagal kong itinago yung video na yan dahil sabi ko may tamang panahon para sa mga video. So ipinapakita ko dito, may isa pa akong hawak na video, audio actually. Pero ito, patitikimin ko muna kayo. Napatikim ko na rin kayo dito eh. Tignan natin to, ha? Ito ba yan? Ito. Dalawa yun. Ah, nasaan yung isa? Yung sa ISAF. Ito ba yun? Liz, hi. Sorry to bother you. Okay, yan lang muna. Yun yung tukos sa ISAF. So marami tayong hawak na audio-video mga palangga. So balikan natin yung audio ni Lisa Smugs papunta kay Emerald Bukangkang na undersecretary at kanyang asawa, kasama niya din sa Presidential Communications Office. Kaya mga palangga, ngayon ang question, ako ba ang nag-wiretap? Hindi ito wiretap. Kasi mga palangga, nagtatraidoran sila sa mismo sa bakuran
ng Malacañang. Ang message na ito, kung i-analyze mo, papunta kay Emerald Ridao na Bukangkang na nagbabayad sa mga dugyot vloggers para i-attack si Maharlika. Kasi nasa atin ang mga ebidensya, mga boses at kung ano-ano pang mga ebidensya sa kanila. So ngayon, kung i-analyze mo yung video, si Smugs ay may kinakausap si Ridao. So definitely silang dalawa lang ang nag-uusap. Sino ang nag-record? Si Maharlika ba? Kasama ba ako sa usapan? Hindi. Kasama ba si Trixie sa usapan? Yes, pero siya ay ino-okray sa usapan. Di ba? Kung kasama siya, natidana, sumigaw na siya. Di ba? So, ang question dito, sino ang nag-record ng video? Sino ang dapat kasuhan? E di si Emerald. Dahil papunta sa kanya yung video, sila yung dalawang nag-uusap unless na may nag-wiretap kay Lisa. At, you know, sa kanilang conversation. But anyway, I think this audio is not conversation sa phone. Eh. Audio. Recording. Kasi mahilig siya sa ganito. Dahil meron din siyang recording na sinend sa akin. Just to prove a point, mga darling. Okay? Ito ha. I think hindi ko pa ito na hanapin natin yung message ni Lisa Smug sa akin ha. Okay. Hanapin ko lang yung message sa akin. Para ko lang mapatunayan sa inyo mga hitad na yung pinagsasabi natin dito, oh, namura na, ito, I think dito tayo sa, asan message sa akin? Wala dito. Alright, hanapin natin, sa signal. Punta ako sa signal app ko, para lang mapatunayan ko na mahilig siya sa ganito. Alright? Na mag-record-record. Hindi ka nag-iingat kasi laging senglot. Laging bangag. Okay. Ito, papakita ko to sa inyong message sa akin. Para ma-familiarize at ma-confirm ko na siya talaga yung nag-audio. Kasi ang hilig niya sa ganito. Hi, Maharlika. How are you? I got your message. I'm here now in Baguio. Okay, so yun lang. So gusto ko lang ipakita sa inyo na ang hilig niyang mag-record. So itong message niya kay Emerald, I recorded. Papunta doon. So, nirecord niya, pinaward niya kay Emerald at ikinalat ni Emerald Ridao sa circle niya at nakarating sa akin. Alright? So, yun mga palangga. Ang sinabi ulit, ulitin natin na sinasabi ni Lisa Smugs kay Emerald na this Trixie is a basket case. You know, she was there pala before in Duterte's time and apparently, she was a troublemaker. The Duterte appointee said that ikaw at ikaw, sabi niya, there are two people were fired, sabi ni Lisa, that's what she ended in. She ended up with Carambola. So ang pagkakaintindi ko dito, finire si Trixie sa during Duterte's time, kaya sa Carambola ang bagsak niya, 'di ba? Maliwanag naman. Tapos sabi ni Smugs, she is crazy, ha? Huh? Sabi niya 2.5 million for what? Sabi niya, I don't think Bong knows about this or maybe she's making it up. Chismis, diba? But what, sabi niya, what does she think? She gonna troll? Paid trollers to what? To praise her high heavens like she did Vic? Sabi niya, my God. Sabi niya, she really has to go. Sabi niya, about Alec Lopez, the last time I saw Alex was maybe a month ago. He went to my office because he had to talk to George Garcia about his protest case. That was it. So pinag-uusapan. So kung ating himayin itong tungkol kay Alex Lopez, so lumapit si Alex Lopez sa kanya, siguro nakiusap na baka naman pwede mong ilakad yung aking protest sa COMELEC dahil kayo naman nag-upo sa kay George Garcia para naman ako ang manalo at palisin natin si Hani Lacuna. So kung i-analyze natin, kasi bakit kakausapin siya ni Alex Lopez kung hindi alam ni Alex Lopez na may power siya to do something. So dito mo maipapakita sa audio na ito na pakialam, mera betrayal of public trust ni Loco Benudol ng Kuting ng Norte ang mamamayang Pilipino. Continue, sabi niya pa. Sabi niya, grabe, this was insane, man. Akala mo, kanto girl lang na ano, yung judik-judik ba dito sa LA, oh? Yung mga nagdodroga ang polboron. This, sabi, grabe, this was insane, man. Yo, yes, it's yo, ghetto. Ganon siya, eh. Tapos sabi ni Ahas, don't mind her anyway.
she's not going, sabi niya, she's not going to be appointed. Whatchamacallit? Sabi niya, whatchamacallit? She's not going to be appointed. That's the end of that. Okay. You know what? I had a chance na makausap ko si Attorney Trixie Angeles, I think, months ago. Kasi meron akong tinanong sa kanya. Okay, ano yung tinanong ko? Sabi ko, Attorney Trixie, Lola, no, hindi, just kidding. Sabi ko, kayo ba ay nabayaran? Ikaw ba ay nasweldohan nung ikaw ay secret, nag, you know, sa PCO? Ikaw ba at yung mga staff na kasama mo ay nasweldohan? The reason why kinausap ko siya at tinanong ko siya, dahil may mga nakarating sa atin, na vlog ko yan, na taga Presidential Communications, mga ASEC, na na-road tag, when I say road tag, na mga appointees nung time ni Attorney Vic Rodriguez at ni Pangulong Duterte. So na tinanggal sila ni Lisa at nila Emerald, magkakasabwat sila na hindi sila sinuweldoan. So kaya ako siya tinanong. Ang sabi ni Trixie sa akin, naalala ko, sabi niya, okay kami, Miss Maharlika, kasi pinilit ko, sabi niya, parang ginawan daw niya ng paraan, talagang pinush niya na makakuha sila ng sweldo. You know, what is due for them. So other than that, hindi ko pwede ipagtanggol si Attorney Trixie Angeles dyan sa kaso na yan, sa pleading plea, kasi wala naman akong alam dyan. Anong kinalaman ko dyan? But again, I'm just saying, mga palangga, mga kababayan, dito sa channel na ito, gusto kong ipakita sa inyo kung sino ang namumuno sa Malacanang. Gusto ko ipakita sa inyo kung gaano kauraisan, sino Ilonggo dyan, kung sinugid ang nagabiga-biga, kung sinugid ang nakikialam, sino ang umiepal sa gobyerno ng Kuting ng Norte na ibinoto ng 31 million plus questionable Smartmatic. Actually, meron din akong hawak na video na kung saan ang isa sa appointees ni Kuting at ni Lisa na si Hubert Guevara ay admittedly sinabi niya sa video, sa audio, na nakipagsabwatan sila sa Smartmatic. Pero hindi natin pag-uusapan ngayong video na yan. Ang audio na yan, hindi ko ipaparinig sa inyo kasi gusto ko mag-focus dito sa topic na ito. Ngayon, mga palangga, narinig ninyo, ano ang masasabi ninyo? Sige, comment kayo, babasahin. Well, mga kababayan, dito nga natin makikita ang katapatan nga talaga ni Attorney Trixie Cruz na ipagtanggol di umano nung tumatakbo pa si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente, ay tila talagang itong si Attorney Trixie Cruz ay talagang pinapaniwanag nga ang mga estate tax at tila pinaglalaban. Ngunit dito natin makikita, matapos ngang gamitin ng mag-asawang ito ay tila pilit na pinapatalsik. Dito nga natin makikita na wala silang utang na loob. Dito rin natin makikita kung gaano nga ba sila kagahaman dahil ginagamit lang ang matitalino at ginagamit lang ang pagkakatahon na para sila ay supportahan. Sa bandang huli ay ilalaglag ito at mananaig sa kanila ang kasakiman para mangulimbat ng pera ng taong bayan. Well, mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta.